init na balita ngayon tanghali. Higit pisong dagdag sa presyo ng langis ipatutupad bukas. Meralco magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ngayong Abril. Vice President at Education Secretary Sara Duterte tiniyak na hindi maapektuhan ang school calendar sa kabila ng sunod-sunod na suspensyon ng face-to-face classes. Mga Pilipinong mangingisda na naglatag ng payaw sa May West Philippine Sea muling nakaranas ng harassment sa Chinese Coast Guard. Naval drills sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Australia at Japan sa West Philippine Sea naging matagumpay. At Department of Justice sinagot ang kondisyong ibinigay ni Apollo Quiboloy bago sumuko sa mga otoridad. Seryosong mga kaso dapat na harapin ng religious leader. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 8, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali. Nasa probinsya ng Negros Occidental ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ilang aktibidad. Kabilang sa kanyang dinaluhan ay ang energization ng Cebu-Negros Panay Backbone Project Stage 3 o CNP3. Ang detalye alamin natin kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang maitutulong nitong energization ng CNP3 ng National Grid Corporation of the Philippines? Yes, Ella, malaki ang maitutulong nito upang maging maayos ang sitwasyon ng supply ng kuryente sa Panay region. Dahil sa energization ng 230 kV Cebu-Negros Panay Backbone Project Stage 3 o CNP3, palalakasin nito ang koneksyon ng tatlong major islands sa Visayas at makapagbigay ng suporta ng supply ng kuryente sa mga isla ng Cebu, Negros at Panay. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaasahang re-resolve ito sa power outages na naranasan ng Panay Island ngayon lamang taon. It will help resolve the power supply challenges that have plagued Negros and Panay subgrids, and these have caused very serious economic setbacks for the region. Bukod sa pagdalo sa energization ng CNP3, nabahagi rin ang land titles sa Pangulo sa Manuel Torres Memorial Coliseum at Cultural Center City ng Bago. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa ng kanyang administrasyon ang lahat ng paraan upang masolusyunan ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Binalaan din ni PBBM ang mga kawani at opisyal ng pamahalaan na abusado o hindi sumusunod sa batas trapiko. Nagbabalik si Nel Maribuho. Sa kanyang vlog, inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilan sa mga nakikitang solusyon ng pamahalaan sa nararanasang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Ayon kay Pangulong Marcos, ongoing na ang konstruksyon ng mga malalaking proyekto na nakapagpapabuti sa sistema ng transportasyon, kabilang na ang subway project, dagdag expressway at interconnecting bridges. Isa rin sa nakikitang solusyon ng administrasyon ang pagpapaunlad sa mga kalapit na probinsya ng National Capital Region. Bahagi talaga ng plano ay may develop ang mga kalapit probinsya at siyudad. Yan ang mga nakikita natin ngayong mga development. Bulacan, Pampanga sa North at Cavite and Laguna sa South. Kaya pati ang mga kalye at tulay na papunta sa mga lugar na yun ay patuloy natin pinapaganda pa. Pero ayon sa Pangulo, hindi agad-agad matatapos ang mga proyektong ito. Nalalaking proyekto ito mga ito. Kaya naman, dapat natin isipin na hindi bukas na natin mararamdaman ito. Dahil malaki talaga yung scale at kuminsan pa nga, nakakaabala pa doon sa mga traffic na yun. Kaya pagtsagaan nyo lang. Pero pagka nabuo na yan, asahan ninyo, gaganda ang sitwasyon natin. Ayon kay Pangulong Marcos, pinag-aaralan na rin ang panukalang 4-day work week o kaya naman ay ang mas maagang pasok o pag-uwi ng mga empleyado ng pamahalaan upang hindi makasabay sa dagsa ng mga tao tuwing rush hour.
Basta't may malakas na internet na nasa kanilang bahay, nagagawa na rin nila yung kanilang output. Meron ding iba, ang gawa naman ay 4-day work week. Yung panlima ay work from home para hindi rin nabubugbog sa traffic ang mga empleyado. Nagbabala naman si PBBM sa mga abusadong kawani at opisyal ng gobyerno na hindi sumusunod sa batas trapiko. Ayon sa Pangulo, pangungunahan ng pamahalaan at mga ahensya ang pagiging disiplinado sa mga lansangan. Ang pag-aabuso at pagbabaliwala sa batas trapiko ay hindi pribiheyo ng kasama sa sinumpaan naming mga lingkod bayan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tagumpay na nakapaglatag ng mga payaw sa Rosul Reef ang mga Pilipinong mangingisda noong Huwebes. Ito ay sa kabila ng panibagong pangaharas ng mga China Coast Guard o Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Ang detalye sa ulat ni Andy Pagayona. Sa pangungunan ng Philippine Coast Guard o PCG at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, matagumpay na nakapaglagay ng payaw ang 25 mangingisda sa Rosul Reef sa bahagi ng Recto Bank sa West Philippine Sea. Inilatag o inihulog ang 10 payaw na ipinamahagi sa mga mangingisda mula sa probinsya ng Palawan. Ayon sa mga mangingisda, sagana sa yamang dagat at maraming isda sa lugar, kaya't nais nila na makapangisda doon. Ngunit bago pa makarating sa lugar, nagpadala na ng radio challenge ang Chinese vessel sa barko ng Pilipinas. 10 degrees, 0 letter minute thought. 116 degrees, 38 finish deep. This is Chinese level warship calling on your 10-16. Over. Ibig sabihin, na-monitor na nila ang pagdaan ng aming sinasakyang barko kasama ang mga Pilipinong mangingisda. Umaga ng Huwebes nang marating ng grupo ang Rosul Reef, pero nasa lugar na rin ang 2 vessel ng China Coast Guard. Gabi pa lang kasi ay sinabayan na kami ng mga ito at minonitor ang aming misyon. Ganito yung sitwasyon ngayon dito sa West Philippine Sea. Makikita natin yung mga Pilipino mangingisda ay isa-isa nang inihuhulog yung dala-dala nilang payaw. Pero kapansin-pansin pa rin itong presensya ng China Coast Guard ay patuloy yung kanilang pagdikit sa ating mga Pilipinong mga mangingisda. Nagsimula na rin ang 2 CCG vessel na dikitan at harasin ang mga Pilipinong mangingisda. Patuloy naman ang Philippine Coast Guard at barko ng BFAR sa pag-escort at pagprotekta sa maliliit na bangka ng mga mangingisda. May ilang mangingisda rin ang hinabol at sinabayan ng barko ng China. Sa kabila nito ay tuloy ang misyon at pasado 6 ng gabi ay tuluyan ang natapos ang misyon na ihulog ang lahat ng payaw sa Rosul Reef. Pagkatapos maihulog ng mga Pilipinong mangingisda ang dala nilang payaw dito sa Rosul Reef ay babalik sila pagkatapos ng ilang linggo at saka muling manghuhuli ng isda rito. Mula dito sa West Philippine Sea, Andy Pagayona, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging matagumpay ang kauna-unahang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng mga naval vessel at aircraft ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan sa West Philippine Sea kahapon, April 7. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, layo ng matagumpay na naval drill na mapalakas ang abilidad ng mga puwersa ng nabanggit na mga bansa na magtulungan sa mga posibleng insidenteng maaaring mangyari sa WPS. Kasama ng Philippine Navy, nilahukan ang naturang aktibidad ng Australian Defense Force, Japan Self-Defense Forces at ng United States Indo-Pacific Command. Nagbabala ang Makabayan Block lawmaker na si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa pag-igting ng tensyon sa South China Sea
dahil umano ito sa gagawing militarisasyon sa lalawigan ng Batanes. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Tinuligsa ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party-less Representative Franz Castro ang anyay militarisasyon sa lalawigan ng Batanes. Sa isang pahayag, iginiit nitong mas iigting pa ang matindi ng tensyon sa South China Sea dahil sa military transformation sa probinsya. Magiging target din anya ng pag-atake ang Batanes dahil magiging forward base ito ng Estados Unidos kung kikilos ang China laban sa Taiwan. Kamakailan, napaulat ang pagdating ng United States Army Engineers sa Batanes. Ito ay bilang paghahanda sa konstruksyon ng isang humanitarian at disaster relief warehouse sa probinsya. Nakatakda kasing magsagawa ng balikatan military exercises ang Amerika at Pilipinas sa Batanes. Isasagawa ang balikatan exercises mula April 22 hanggang May 10. Ayon kay Congresswoman Castro, nagdulot na ito ng concern sa potensyal na epekto nito sa kalikasan, mga komunidad at sa kabuuang security situation sa rehiyon. Dagdag pa nito, kailangan makapagsagawa ng critical assessment sa pangmatagalang resulta ng anyay militarization efforts sa gitna ng isinusulong na kapayapaan at stability sa rehiyon. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Personal na nagtungo si Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Bello III sa Hualien County, ang epicenter ng malakas na lindol sa Taiwan noong nakaraang linggo. Personal na ipinaabot ng pamahalaan ang pakikiramay sa mga mamamayan na biktima ng lindol. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Nagtungo kahapon, araw ng Linggo, si Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Bello III kasama ang mga kinatawan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa Hualien County, ang epicenter ng malakas na lindol noong nakaraang Miyerkules. Personal na ipinaabot nito ang mensahe ng pakikiramay ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga Taiwanese national na naapektuhan ng lindol. We would like you to know that we came here to extend the sympathy of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. to the people of Hualien and the people of Taiwan. He sympathizes with what happened to you, especially those buildings that collapsed, and he hopes that not too much injury is caused to the people of Hualien. Namahagi ng relief packs at financial assistance ang mga opisyal ng pamahalaan sa mga Pilipinong naapektuhan ng pagyanig. And we also came here to see our Filipino workers here. There are about 1,400 of them, and we are very happy to know that not so many of them have been injured because of the earthquake. Nakipagpulong din si Bello sa mga opisyal ng Taiwan upang magpasalamat sa tulong at lingap ng kanilang ginawa sa mga Pilipino doon. So we thank you, the governor and the people of the Hualien, for taking care of our people here. Nagbigay din ng 150,000 Taiwan dollars na emergency assistance ang MECO sa mga Pilipino organization doon. Nauna nang nakipagpulong si Bello sa mga Pilipino community leader upang alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan at inabutan ng pinansyal na tulong ang apat na sugatang Pilipino dahil sa lindol. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bad news muli para sa mga motorista, panibagong oil price hike ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, April 9. Base sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng piso at 50 centimos o 55 centimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang magkakaroon rin ng piso at 10 centimos na dagdag sa presyo ng gasolina. Samantala, piso at 40 centimos naman na patong sa presyo ng kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ng pabago-bagong presyo ng langis sa international market. Samantala, bababa ang kabuang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Abril. Ito ay dahil sa mababang generation at transmission charges. Mula sa Pasig City, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, magkano ang bawas singil ng Meralco at ano ang dahilan bakit magkakaroon ng power rate reduction?
Ella, magpapatupad ang Manila Electric Company o Meralco ng bawas singil na halos piso o 0.9879 centavos kada kilowatt hour sa kanilang electricity rate ngayong Abril. Ibig sabihin, ang overall electricity rate sa isang pangkaraniwang household ay aabot na sa 10.95 pesos kada kilowatt hour mula 11.94 pesos kada kilowatt hour noong Marso. Nangangahulugan din itong magkakaroon ng hanggang 198 pesos na bawas sa bayarin sa kuryente ang mga tahanang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. 296 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour. Thus, sa mababang generation at transmission charges ang pagbaba sa kabuuang singil ng kuryente ngayong buwan ng Abril ayon sa Meralco. Gusto nito ng pagbabawas sa mga gastos mula sa mga supplier ng natural gas na naiimpluwensya ng mas mababang presyo ng liquefied natural gas o LNG. Nitong buwan ng Marso, tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco ng 0.0229 centavos kada kilowatt hour. Gusto nito nagkaroon ng bahagyang pagtaas sa kabuuang singil para sa mga consumer ng Meralco. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Siyam na lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng dangerous level ng heat index ngayong araw. Base sa forecast ng PAGASA, kabilang sa mga lugar na makararanas ng mataas na heat index ang Daet Camarines Norte na posibleng pumalo sa 46 degrees Celsius. Gayun din sa Cotabato, Maguindanao na aabot sa 44 degrees Celsius. Apari Cagayan na may 43 degrees Celsius. Maging sa Taguigaraw City, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City, Aburlan sa Palawan, Pili Camarines Sur at Capiz City na aabot sa 42 degrees Celsius. Paalala ng mga health expert, mag-ingat sa posibilidad ng heat cramps at heat exhaustion, lalo na sa mga lugar na nakararanas ng danger level ng heat index. Malaki rin nila ang tsansa ng heat stroke sa mga lugar na makararanas ng matinding init ng panahon. Patuloy na bumababa ang tubig sa mga dam sa Pilipinas sa gitna ng matinding init ng panahon. Bunsod nito, hindi masabi ng water concessionaires kung hanggang kailan sila magpapatupad ng pagbabawas ng water pressure sa mga lugar na kanilang sineserbisyuhan. Base sa datos ng PAGASA, nasa 196.50 meters na ang level ng tubig sa angat kung saan nanggagaling ang majority ng supply ng tubig sa Metro Manila. Mababa na ito sa average na 212 meters. Inatasan ng Department of Education o DepEd ang lahat ng pampublikong paaralan sa bansa na magpatupad ng asynchronous classes o distance learning ngayong araw, April 8. Ito ay upang mabigyan ng panahon ang mga mag-aaral na makumpleto ang mga takdang aralin, proyekto at iba pang mga kinakailangan nilang matapos. Hindi rin kinakailangan mag-report ng mga teaching at non-teaching personnel sa mga paaralan. Samantala, ang mga pribadong paaralan ay hindi sakop ng announcement na ito. Ngunit ayon sa DepEd, maaari nilang ipatupad ito sa kanilang mga paaralan. Kaugnay nito, wala rin pasok sa Martes at Miyerkules dahil sa araw ng Kagitingan at Idil Fitir. Tiniyak ngayon ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na walang magiging pagbabago sa school calendar ngayong taon sa kabila ng ipinatutupad ng mga suspensyon sa face-to-face classes. Sa pagdalo ng opisyal ngayong araw sa isang event sa Rizal High School sa Pasig City, muli nitong nabanggit ang ukol sa pagsasaayos ng school calendar. Mula sa Pasig City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano ang nabanggit ni VP Sara ukol sa school calendar ngayong sunod-sunod na ang suspension ng in-person classes? Ella, ipinaliwanag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na walang magbabago sa huling araw ng pasok ng mga estudyante sa mga paaralan. Kasunod ito ng mga kanselasyon ng face-to-face na klase sa ilang mga paaralan sa bansa dahil sa matinding init ng panahon. Ayon kay VP Sara, physical na pagpasok lang naman sa mga paaralan lang na hinto, ngunit tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga bata sa pamamagitan ng alternative delivery mode of learning.
Kaya nilinaw niya na sa kabila ng mga suspensyon ay hindi apektado ang pag-aaral ng mga estudyante. Kaugnay nga nito ngayong araw ay nagpatupad ang DepEd ng asynchronous classes o distance learning para mabigyan ng panahon ng mga mag-aaral na makumpleto ang kanilang mga takdang aralin, proyekto at ibang pang mga kailangang tapusin sa pag-aaral. Ayan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Sususpindihin ng Metropolitan Manila Development Authority ang number coding scheme bukas April 9 at sa Miyerkules, April 10. Ang lifting ng coding rule ay dahil idiniklarang regular holiday ang dalawang petsa. Bunsod nito, malayang makakabiyahe sa mga pangunahing lansangan ang lahat ng mga sasakyan maging ang mga plaka na nagtatapos sa 3, 4, 5 at 6. Nanindigan ang religious leader na si Apollo Quiboloy na ang endgame niya o hantungan sa nangyayari ngayon ay ibibigay siya ng Marcos administration sa bansang Amerika. Samantala, ayon naman kay dating Senador Leila De Lima, hindi maaaring magpataw o maglagay ng kondisyon si Quiboloy sa mga otoridad bago siya sumuko. Narito ang report ni Dante Amento. Sa opisyal na pahayag ng religious leader na si Apollo Quiboloy, iginiit nito na may 2 milyong dolyar o mahigit 100 milyong piso na ang patong sa kanyang ulo. Dagdag pa nito, noon pang 2022 ay nagkasundo na ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States Government na ibibigay siya sa Amerika. Nagkasabuatan na ang rehimeng Marcos at ang mga puting yan na naririto na hawak na ang liig ng ating bansa. Yan po ang endgame nila at ito rin ang endgame ko. Kung ang endgame nila, bawian ako ng buhay sa kanilang kamay, hindi ako papayag. Ito anya ang endgame o katapusan ng lahat ng nangyayari sa kanya ngayon. Nanindigan din ito na para madali daw siyang mapapasakabay ng Estados Unidos ay hindi na extradition kundi rendition ang gagawin sa kanya. Dalawang bansa ang nagkasabwat, bansang puti at bansang Pilipino ang nagsabwatan para ko'y damputin at ang endgame ay extraordinary rendition which may be kidnapping and which may be assassination. At ako ay very inclined ako na assassination talaga ang mangyayari. Kaya naman nagbigay ng kondisyon ang KOJC leader na hindi dapat makikialam ang Amerika sa kanyang kaso at susuko siya sa mga otoridad. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Sasabihin kong muli, simple mga kasong ito kahit sa Amerika, simple mga kaso kasi puro kasinungalingan. Ayon naman kay dating Senador Leila De Lima, ang kondisyon ni Quiboloy ay delusyon lamang na nangangailangan ng sagot mula sa Administrasyong Marcos. Dahil kung hindi anya ay lumalabas na wala itong tapang upang dalhin sa hustisya ang Duterte allies. Dagdag pa ng dating mambabatas, dapat iparating ng pamahalaan kay Quiboloy na walang fugitive o nagtatago sa batas na maaring magpataw ng mga kondisyon sa mga otoridad. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot ng Department of Justice o DOJ ang ibinigay na kondisyon ng religious leader na si Apollo Quiboloy na susuko umano siya kung hindi makikialam ang Amerika sa kanyang kaso. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, ano ang sagot ng DOJ dito sa mga kondisyong ibinigay ni Quiboloy tungkol sa kanyang pagsuko sa mga otoridad? Magandang tanghali, Agas. Sinabi ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla, sumuko na lang si Apollo Quiboloy at harapin ang mga kaso laban sa kanya na walang anumang kondisyon. Sa pahayag ng religious leader kamakailan, sinabi nito na susuko siya kung titiyakin ang pamahalaan at ng mga otoridad tulad ng NBI at PNPCIDG na hindi makikialam ang Amerika sa kanyang kaso. Paliwanag ng kalihim, maseryoso ang mga kaso at may ebidensyang magpapatunay dito. Wala rin anyang isyong legal sa pag-aresto kay Quiboloy matapos maglabas ng arrest warrant ang korte dahil sa sexual abuse of minors at maltreatment ng mga kaso.
Dagdag pa ni Rimulya, hindi maaring maglagay ng anumang kondisyon si Cubuloy sa kanyang pagsuko. Sumuko siyang alinsunod sa mga kondisyon ng bata. Binigyang din ng DOJ na paulit-ulit na naghamon si Cubuloy na isang paang kaso sa korte. Pero ngayon, tumanggi na siyang magpasakop sa jurisdiction ng korte at pinili pa niyang magtatago sa bata. Sa ngayon, hinihintay pa ng DOJ ang paglalabas naman ng isang pang arrest warrant ng Pasig City Regional Trial Court kaugnay naman sa kasong qualified human trafficking laban kay Cubuloy na walang piyansa. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amendo. Inatasa na Malacanang ang Anti-Money Laundering Council o AMLC na iproseso na ang pag-freeze sa mga property sa Baufo Compound ang kinaroroonan na ni-raid na Pogo Hub sa Tarlac noong nakaraang buwan. Inatasan din ito ang DOJ at Bureau of Immigration na madaliin ang proseso ng summary deportation sa mga dayuhang manggagawa na nahuli sa nasabing Pogo Hub. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Dalawang memorandum circular ang inilabas ni Executive Secretary Luke Bersamin ng Malacañang sa mga ahensya ng pamahalaan laban sa Zunyuan Technology Incorporated, ang Pogo Hub sa Bamban, Tarlac na ni-raid ng mga otoridad dahil sa kasong serious illegal detention at human trafficking noong nakaraang buwan. Una ng inatasan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC alinsunod sa mga umiiral na batas na humingi ng kautusan mula sa korte na i-freeze ang mga pag-aari ng Baufo Compound sa Barangay Anupol, Bamban, Tarlac. Matatagpuan sa compound ang ni-raid na Zunyuan Technology Incorporated noong March 13 dahil sa kasong serious illegal detention at human trafficking. Kabilang din dito ang 36 na gusali sa compound at mga sasakyang nakita sa lugar. Inatasan din ng Malacañang ang Department of Justice at Bureau of Immigration na madaliin ang summary deportation ng 282 na foreign national na nahuling nagtatrabaho sa Pogo Hub ng mga otoridad. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ng Philippine Coast Guard ang isang illegal recruiter sa Parañaque City na nag-aalok umano ng assistance mula sa PCG. Kinilala ng PCG ang suspect na si Lowell Ace Dalnay na naaresto noong April 5. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Arman Balilo, may natanggap silang report mula sa isang aspiring PCG hinggil sa nasabing illegal recruiter na nag-aalok ng assistance para sa recruitment application sa Coast Guard kapalit ng pera. Agad na nakipag-ugnayan ang PCG sa PNP Criminal Investigation and Detection Group upang madakip ang suspect. Nakuha sa kanya ng mga otoridad ang nasa 40,000 pesos na budol money. Sinasabing nagpapanggap si Dalanay bilang intelligence officer ng PCG. Sa ngayon ay inihahanda na ng mga otoridad ang kaukulang mga reklamong ihahain laban sa suspect. Naaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration ang isang American national na wanted sa kanilang bansa dahil sa panloloko o fraud. Kinilala ang dayuhan na si Paul David Cardwell, 57 anyos na tinangkang i-extend ang kanyang visitor's visa na siyang nag-prompt sa Bureau of Immigration. Sinasabing wanted si Cardwell sa Amerika dahil sa umano'y panloloko sa isang ospital doon na nagkakahalaga ng nasa $850,000 o katumbas ng mahigit sa 48 million pesos. Agad na nagsagawa ng manhunt operations ang immigration sa Cebu at doon na natuntun ang dayuhan noong April 3. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng immigration ang suspect habang ipinoproseso na ang kanyang deportation. Iginiit ng Department of Education sa Camarines Norte na hindi dapat maapektuhan ang pag-aaral ng mga bata kasunod ng pagbabago ng ipinatutupad na learning system sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon.
tiniyak naman ang kagawaran na handa ang mga paaralan sa probinsya sa pagbabago ng learning modalities ng mga estudyante. Mula sa Daet Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, ano ba ang ginagawang paghahanda dyan ng mga paaralan para tiyakin na hindi maapektuhan ng pagbabago ng learning system ang pag-aaral ng mga estudyante? Ela, maaga pa lang nakapagbigay na ng mga aktibidad ang mga guro dito sa ilang mga paaralan sa Camarines Norte at naihanda na rin ang ilang mga modular na gagamitin ng mga estudyante para nga hindi maapektuhan itong ginagawang pagbabago ng learning system na ipinatutupad ngayon ng DepEd. Binigyan diin ng Department of Education sa Camarines Norte na hindi dapat maapektuhan ang pag-aaral ng mga bata kasunod ng pagpapatupad ng asynchronous classes at modular learning system sa mga paaralan sa probinsya. Ayon sa ahensya, kailangan ay proactive ang mga paaralan pagdating sa pagbibigay solusyon sa nararanasang problema ng mga paaralan, lalo na kung paulit-ulit na nangyayari ito, gaya ng problema sa panahon tuwing tag-ulan at tag-araw. Pinakikiusapan natin ng ating mga school heads ay dapat maging sensitibo sila sa pagbabago ng panahon. Kailangan na maging proactive tayo sa panahon ngayon. I-review natin yung mga experiences na idinulot sa atin ng pandemya at itong pag-iinit ng panahon. Kung mapapansin natin, hindi lang ito ngayon nangyari. Last year meron na ng ganito. Kasabay nito, Ella, tiniyak ng DepEd sa Camarines Norte na hindi nahahaba ang school days ngayon taon kasunod ng pagbabago ng learning system dahil nakatakda na ito at hindi na dapat baguhin. Nilinaw din ng ahensya na walang kailangang gawing make-up classes sa mga paaralan sa probinsya dahil wala naman pagsususpindi ng klase na ginawa kundi pagbabago lamang ng learning system. Pag nagsuspend kasi tayo ng in-class or face-to-face class, ibig sabihin hindi natin kailangan mag-make-up class. Pag nagsuspend tayo ng klase, dun kailangan mag-make-up class. Kaya kung sakaling nagsuspend ng face-to-face class, ang sinasabi ng kagawaran, there has to be a continuity of learning. Ella, nanawagan din ng DepEd sa mga magulang na kailangan ay alalayan ang mga anak nito sa kanilang mga pag-aaral, lalo pat modular learning ang sistema ng pag-aaral ngayon. Gusto nating samantalahin ang pagkakataong ito na manawagan din sa ating mga magulang na kailangan ng kagawaran ang suporta nila sa ganitong mga panahon. Kasi it's considered as, sabihin natin, isang hindi nating inaasahang mga pangyayari na nagdudulot o nagbabalam para mabigay natin ang ating serbisyo. Samantala, Ella, tiniyak naman ang kagawaran ng edukasyon sa probinsya na sapat ang mga modules na gagamitin ng mga bata para sa pagpapatupad ng modular learning system, sakaling tumagal pa ito dahil sa init na panahon na nararanasan sa Camarines Norte. Nagpaalala din ang ahensya sa mga local government units sa lalawigan at mga school heads na nasa kanila ang otoridad ng pagsususpindi ng klase dahil sila ang nakakakita ng sitwasyon sa kanilang mga lugar. Kahapon nga, Ella, umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index dito sa bayan ng Daet sa Camarines Norte. Ayon sa Philippine Weather Bureau o PAGASA, posibleng maranasan pa ang ganitong init ng panahon hanggang sa susunod na dalawang araw. Yan muna latest mula dito sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Ipinatutupad na sa ilang lugar sa Calabarzon Region ang house-to-house vaccination drive contra pertussis na layong mabigyan ng proteksyon ang mga bata laban sa kumakalat na sakit. Samantala, nasa mahigit 200 na ang bilang ng kaso ng pertussis sa Region 4A. Narito ang report ni Benedict Samson. Tuloy-tuloy ang laban ng ilang lokal na pamahalaan sa Calabarzon Region kontra kumakalat na nakahawang sakit na pertussis sa whooping cough. Kaya upang mabigyan ng proteksyon ng mga bata sa nakamamatay na sakit, nagsagawa ng house-to-house vaccination drive ang Santa Rosa City Local Government Unit sa Laguna at Bayan ng Nobeleta sa Cavite. Target sa naturang vaccination drive na mabigyan ng pentavalent vaccine ng mga batang may edad na 6 na linggong sanggol hanggang 2 taong kulang na bata. Ang Bacoor City naman ay magbibigay din ng pentavalent vaccine para sa mga batang wala pang 1 taong kulang sa 7 pangunahing health center sa lungsod.
Kinabibilangan ito ng Bayanan City Health Office, Alima CHU, Salinas CHU, Floraville CHU, Molino CHU, Winslow CHU at Green Valley CHU. Bukas sa mga nasabing health center tuwing Miyerkules alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, pagdala lamang ng identification card o ID na nagpapatunay na residente ng Bacoor City. Samantala, sa tala naman ng Calabarzon Regional Epidemiology and Surveillance Unit, simula January 1 hanggang March 30, 2024, umabot na sa 206 ang bilang ng kaso ng pertussis sa Calabarzon Region. Sa nasabing bilang, 81 ang confirmed case, 39 ang probable at 86 ang suspected case. Paalala naman ng Department of Health o DOH na upang maiwasan ang mahawa ng pertussis, ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at pagtatakip ng ilong at bibig sa tuwing uubo o babahing. Ilayo rin ng mga bata sa sinumang mayroong sintomas ng pertussis gaya ng ubo, sipon at lagnat. At kung maaari ay iwasan din muna na isama sa pamamasyal o ilabas sa mga bata, lalo na kung hindi naman anila importante ang pupuntahan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ng Israel na nagbawas na ito ng tropa ng militar sa Southern Gaza at isang brigade na lang ang nalalabi. Nagpadala naman ng teams ang Hamas sa Egypt para sa panibagong round ng usapan para sa pagkakaroon ng potensyal na tigil putukan. Mula sa pag-uumpisa ng 2024, binabawasan na ng Israel ang pwersa nito sa Gaza upang ma-relieve ang reservist at sa gitna rin ng pressure ng Washington na i-improve ang humanitarian situation sa teritoryo. Lalo na at nangyari ang pagkasawi ng 7 aid workers sa Israeli strikes noong nakalipas na linggo. Wala pang detalye ang military spokesperson ng Israel kaugnay ng pag-withdraw ng mga sundalo sa Southern Gaza. Libo-libong residente ang kinailangang ilikas sa 10 rehiyon sa hilagang Kazakhstan dahil sa matinding pagbaha. Bunsod ito ng pagkatunaw ng niyebe. Sa Orsk naman na border ng Russia, kinailangang itigil ang operasyon ng isang refinery dahil sa pagbaha. Nagbabala na ang Kremlin na mas mabilis kaysa anumang panahon sa nakalipas na 100 taon ang pagtaas ng antas ng tubig. Ipinagutos na sa mga governor ni Russian President Vladimir Putin na paghandaan ito at ang matinding pagbaha. Bunsod ng matinding pagbaha sa New South Wales, Australia, ilang daang residente ang kinailangang i-rescue araw ng Linggo, April 7. Idiniklara na ang isang natural disaster sa estado bunsod nito. Batay sa emergency services, bunsod ng matinding buhos ng ulan sa nakalipas na weekend, 300 households ang kinailangang ilikas sa Northeast Sydney. Batay kay Federal Minister for Emergency Management, Catherine King, nagdulot ng malawakang pinsala sa New South Wales ang pagbaha. Panalo ang Armed Forces of the Philippines o AFP Lady Gunnar, Comelec Suptigets at Judiciary Justice Servers sa pagpapatuloy ng preliminary round ng UNTV Volleyball League Season 2 na ginanap sa Paco Arena, Manila kahapon. Narito ang report ni Harry Ilagan. Sa pagpapatuloy ng maaksyong labanan ng UNTV Volleyball League Season 2, preliminary round kahapon April 7 na ginanap sa Paco Arena, Manila. Panalo sa first game ang AFP Lady Gunner sa 3-1 kontra BFP Lady Firefighters sa score na 25-21, 19-25, 25-10, 25-13. Napiling best player of the game si Lilette Mabayad. Sa ngayon ay nasa ikatlong pwesto na sa standing ang AFP na may 2 panalo at 1 talo. Pang-7 naman sa standing ang BFP na may 0 win at 2 loss. Nag-enjoy yung team na kalaro yung BFP. Naging mabagal yung reactions, yung galaw nila. So yun lang yung naging tingin namin na
kaya humahabol yung BFP. Lumaban lang talaga yung BFP kasi gusto pa rin naman nilang talagang manalo. So medyo nagkaroon lang ng konting adjustment lang kami. So gumagal lang yung walang receive. Yung defense, medyo nakukulangan pa kami. Kaya naman sana eh. Ano lang, nabitin lang kami sa pagkapit nila sa momentum nila. Pero babawi kami. Babawi kami. Ano pa, kailangan pa namin yung training siguro yung footwork. Footwork, tsaka, pero kita naman talagang malakas yung EFT. Sa second game, nakuha ng Comelec Sapra Jets ang panalo laban sa Senate Lady Defenders sa 3 sets to 2 sa score na 18-25, 22-25, 25-20, 25-21, 15-12. Best player of the game naman si Judith Abil. Sa ngayon ay nangunguna na ang rookie team na Comelec Sapra Jets sa game standing na may 3 win at 0 loss. Nasa ikalawang pwesto naman ang Senado na may 2 win, 1 loss. Nag-adjust lang din kami sa lahat ng bagay. So yung mga import namin, hirapol namin yung mga import namin kasi yung isa walang laro, yung isa naman may laro. So nakapag-adjust naman agad. Eh, ganun talaga. May nananalo, may natatalo. Today is not our day. Maayos kami, wala. Narattle lang talaga. So, medyo nag-collapse. Sa third game, panalo din ang Judiciary Justice Servers kontra sa SSS Pension Protector sa tatlong magkakasunod na set sa score na 20-25, 21-25, 21-25. Back-to-back best player of the game naman si Alarni Pesebre. Sa game standing, nasa ika-apat na pwesto ang Judiciary na may 2 win at 2 loss na. Habang nasa ika-anim na pwesto naman ang SSS na may 1 win at 1 loss. Ang pinaka-basic namin doon is yung receive. Pag wala kaming receive, walang set, walang palo. Ang galawan ng tao, yung galaw ng malo at saka yung galaw ng service nila. So yun yung pinag-aaralan din. Aside from the practice, mismong on the game, kailangan basahin nila kung paano gumalaw ang player, paano mag-serve, paano bumlock. Yung performance nila mas parang pababa. Kaya tinanong, nagkaroon kami ngayon ng open forum. Kaya mas tagal ako lumabas. Kasi dito kailangan natin ilabas yung kung ano yung mga nagiging problema, sabihin na nila. Sana next game, maayos na nila. Abangan ang susunod na game ng mga public servants sa Win in Sports, Win for Charity. Sa pagharap ng Comelec versus AFP, PNP versus PFP at Senate contra DFA sa darating na April 11, 2024, Webes sa Paco Arena, Manila na magsisimula alas 12 ng tanghali. Live itong mapapanood sa YouTube account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports and Charity. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mala International Standard ang obstacle courses sa KDR Adventure Camp Titans ayon sa mga national player na finisher kahapon. Umabot naman sa higit 1,500 ang mga nakilahok sa challenge. Narito ang report ni JP Nunez. Pagtakbo sa initan, paggapang sa putikan, pag-akyat sa matataas na pader, paglalambitin sa bakal, paglulublob sa tubig, at pagtalon sa apoy. Ilan lang ito sa challenging pero exciting obstacle experience ng mga sumali sa third race ng Titans sa KDR Adventure Camp sa Urani, Bataan kahapon. Nahati ang Titan sa mga sumusunod na kategorya, ang elite category kung saan ang mga kalahok ay may matagal na experience na sa Obstacle Course Race o OCR. Ang age group category na depende naman sa edad ng manlalaro. At open category para sa mga beginner o nag-uumpisa pa lang sa ganitong klase ng sports.
Sa men's elite category, first place finisher si Mervin Guarte na bahagi ng OCR national team. As a part of national team, everyday nagtitraining kami. Yung lahat ng obstacle na meron dito, isa-dalawa lang yung siguro hindi namin natitraining ng perfect. Pero lahat kalamangan dito, natitraining namin everyday. Ayon kay Mervin, may mga obstacle course ang Titans na naranasan niya lang noong nag-compete sila sa ibang bansa. Dagdag pa niya, mala international standard anya ang mga obstacle ng Titans. Water down kasi nagawa namin last year, World Championship sa Abu Dhabi. So doon lang namin nagawa yun and then ngayon lang ulit na ulit. So nabigla nga ako, may nakita akong tubig. Ganito rin ang pananaw ni Marites Nokyao na first placer sa Women's Elite category. Kaya ng terrain, iba't iba, may uphill, may downhill, may batuhan, may magandang terrain na lumubog kami sa tubig. So, sobrang saya. It's like adventure race. Ah, dito pa lang, nakakapagod na, nakakangalay, tsaka masakit sa kamay. Pero isa pa lang tong Twister Challenge sa 25 obstacle courses na dapat tapusin ng mga kalahok sa Titans para maging finisher. Ang Titans at KD Rock, ang ginawa natin dito is based talaga dun sa standard ng international race ng OCR. So, ayun, kung may ano yung bago dun sa international, pinipilit po natin dito na makuha rin at may bigay din sa kanila. At hindi lang yon, mas ini-improve pa natin para pagdating nila internationally sa competition na yon, mas familiar na sila dun sa hirap, dun sa mga familiar na sila dun sa mga pakiramdam ng mga kung ano yung obstacle na yon, yung hirap na yon, mas easy na sa kanila yung international races. Samantala, mas maikli naman ang tatakbuhin at mas kakaunti ang obstacle courses na dadaanan ng mga beginner na sumali sa open category. Kumpara sa elite group na 10 kilometers at 25 obstacle courses, ang open category ay 5 kilometers lamang at 20 obstacle course lang ang kailangang malampasan para maging finisher. Ginawa natin yung category ng 5 kilometer na open para dun sa mga first-timer na gusto masubukan ang sports ng OCR. Siyempre, kailangan natin sa kanilang mapakilala ang sports na to. Ang OCR kasi bago to sa Pilipinas, no. Nagsimula to noong 2017. So kailangan lang natin sa kanilang mapakilala kung ano talaga tong obstacle na to. Dahil sa mas maikling takbuhin at obstacle course, na-enjoy din ito ng mga first time pa lang naranasan ang Titans. Pinagandaan ko nag-exercise din kahit pa paano. Kahit na may pasok ako, sinisingit ko talaga mag-exercise. Actually, lumalaban po ako ng mga marathon like fun run. Pero this challenge sa Titans, kakaiba siya. Oh, super challenging. Grabe, wow. Okay. Nakaka-race. Conquer the curse. Embrace the challenge. Titans! Woo! Ang 67 years old naman na si Tatay Manuel ang pinakamatandang sumali sa age group category. Bagaman hindi siya ang unang nakatapos sa lahat ng kalahok, ipinagpapasalamat na rin niya na naging finisher siya at nalampasan ang mga obstacle courses. Ang sikreto ayon sa kanya, hanggang ngayon nakakapaglaro pa rin siya ng basketball kaya sanay sa takbuhan at isa rin siyang magsasaka kaya hindi alintana ang matinding init ng araw. Maski kami naglakad na lang ng kasama ko. Naglakad kami doon sa ako. Pagka naman dating kami doon sa natakbo din naman. Pero naikot namin lahat. Sabi ko, mga bata, yung kalaba, kasali. Ay, kaya ko pa naman siguro, umiikot. Nakaikot naman. Nasa higit 1,500 ang total registered participants sa third race ng Titans kung saan ang South Cavaliers ang may pinakamaraming kalahok na umabot sa 238 at sila din ang team na unang nakatapos ng lahat ng obstacle course. Abangan sa July 7 ang susunod na schedule ng Titans kung saan mas marami pa ang obstacle courses na lalagpasan at mas mahabang mapa ang tatakbuhin. Conquer the course, embrace the challenge. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 15, Versikulo 4 na nagsasabi, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.